DJ. Out of the country. Bakit? Ay, bakit? Ito yung parang pinaka-last hora ng vacation niya. Pagbalik niya, bugbuga na naman sa trabaho. Wow! Hanggang next year. Oh. Yes! Dating-dating na. Wow! At syempre, sinong kasama niya sa kanyang vacation? Si Catherine. Oh, Philippe! Grabe na. Alam mo, binura mo na yung oil ko. Sorry. Wala. Hindi ko na nga magkakataan ngayon. Ikaw naman, Ma'am Shijos, anong feeling na kasama mo ang anak mo sa ating workation? Alam mo, in fairness, masarap na medyo mahirap ng slide kasi syempre alam mo nandiyan lang sila pero hindi mo sila ma-joinan. Pero masarap dahil alam mo na magkaroon lang tayo ng chance na makapagpwede mo silang takbuhan, nandiyan lang sila. Sabi ko naman sa kanila, kahit nag-work ako, basta mag-enjoy lang kayo dyan. So, ina-enjoy lang sa nila. So, pag nakakita ako ng picture na nag-enjoy sila, parang sumasaya na rin ako, di ba? Oo, tama. Teka, saan tayo pupunta? Pwedeng ituloy natin ang kwentuhan sa sasakyan? Paano ba tayo mag-travel? Ako, Mama. Dahil lagi ko talagang ka-joy ng aking mga bagets, talagang nagbibigay ako ng oras para mag-impake talaga ng mga gamit nila. Tapos pag nasa hotel na kami, kasi ayoko nang basta may biglang makakalimutan. Pero kasi sa mga lugar naman, may pwede ka nang mabilan doon. Pero yung mga importanteng bagay, dinadala ko yan. Eh, ano na yung daladala mong napakalaki na yan? Ay, ito. Nandito si Vika, huwag kanina. Then, pag mga ganun, titignan niyo maigi saan kayo pupunta para ma-prepare niyo na maayos yung gamit ng mga anak niyo. Oh, mas pero, sanay na tayo. Pero syempre, ikaw, Ma'am Shik, talagang hindi mo talaga iniiwan ang mga anak mo. Andun ka talaga sa buong travel niyo. Ikaw naman, Ma'am Shik, kasi syempre, yung mga anak mo, mga binata na dalaga. Umpisang mga 5 years old pa lang, pagka nakakaunawa na, tinuturuan ko na magtupi yung mga gamit. Kasi okay. Ayoko na, at saka magbit-bit ng sariling gamit. Basta lagi kong sinasabi na kung ano yung dala niyong bag, bit-bit niyo yan. Okay. Yun. Para magkaroon sila ng ano, responsibilidad na eto lang ang dadalhin ko. Ganun. Diba? Parang si Jordan. Oo. Diba? Lahat ng dala mo, Jordan. Kaya may backpack lagi si Jordan. Okay. Para lahat ng toys niya, dala-dala na sa likod niya. Correct. You can bring everything you want to bring. True. Make sure na kayo ang magdadala nun. Walang magdadala nun for you. Ako din. Dalo din ko para sa mga anak ko travel light. Si Melody, dinuruan ko din siya na dapat siya na magdala ng mga toys din yan, mga bags niya. Kung gusto din siya, responsibility. At saka kung mawala, sabi niya, mama, nawala yung kwan ko. Sabi ko, ay, hayaan mo na yun. Ikaw rin dala nun eh. Okay. Nawala mo, di hindi ka na makakabili nun ulit. So, correct. Didisiplina mo talaga para tama. Siya din naman magbe-benefit niyan. Correct. Totoo yan, Lai. Totoo yan. Correct. Sumama ka ngayon. Gigil lang ako eh. So, yung mga sinasabi natin ay hindi lang pan-travel ha. Ito ay kung paano maging madiskarte ang mga momshie natin na nanonood ngayon. Oo. Hindi lang sa travel, kundi sa kalahatan, sa buhay, kung saan man kayo pupunta. Make sure na komportable rin kayo dahil pag kayong nahirapan, paano nyo paasikasuhin yung mga anak sinyo? Dahil ilang araw pa tayo dito sa Boracay, samahan nyo naman ako mga momshies oh. Bumili ng aking swimwear. Pababa ba to? Pag ganun ba to? So small. Eh, paano yung tan line? Gopo lagi ilang mga bikini din. Grabe naman to, para naman to pang awards night. Oo. Punta ka sa awards night, ganyan tayo. Ay, ayan, Joss. Di ba gusto mo yung ganyan? Ayan, oh. Anong size ko dito, ate? Do you still remember? Bulong mo lang. Oh. Ma'am Shimels, oh, nice for you. Ma'am Shimels, para daw sa'yo. Ay, ano ba tatabunan niya? Ang ganda. Ako kasi bilang mahihain. Bilang minsan mahihain, naghahanap ako ng mga pang-cover. Oh, halimbawa, okay ka naman naka-swimsuit pero ayaw mo masyadong kita yung panty, wear ka na lang naman yan. At saka yung mas bright, mas masaya para kita ka sa arawan. Parang gusto ko to. Sorry, pinagpag-anap ako. Titignan ko, yes. Natutuwa ako dyan. That's my mom shit tip. Sa mga mom shit na may mga insecurities. Oh. Yung yan so naman, insecurity. Kasi sa mga mom shit na tama, ayaw mag-beach dahil ka na nakahihiya sa katawan nila. Oh. Ako na, lalo na ako, yung mga legs ko na mga, grabe yung mga piso-piso. Yung grabe yung mga peklats. Huwag kayong mag-alala dahil
talagang dapat confidently beautiful lang kayo. Oo. Dali na sarili ninyo. At saka pag nasa beach, meron ba namang naka-cover naman sa beach? Lahat naman dyan naka-ano? Eh, kehese hoda, diba? Nobody's perfect. Basta as long as may pangbayad kayo ng entrance ng beach. Oh, yun. Yun ang importante. At saka may pang sunblock kayo. Opo na yan, mag-summer is love na kayo. Si Momshie Cars, may pahabol na advice rin sa gustong magpa-confident this summer. Okay. So nice, right? Momshie Cars, anong advice mo sa mga plus size na mga momshie natin na gustong mag-summer na medyo ayaw nila kasi feeling nila yung katawan nila para maging confident naman sila? Well, syempre, unang-unang advice dyan ay huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao. True! Diba? Dandaan lang? Oo, kasi syempre, yun yung talagang magpapapigil ng enjoyment mo. True! Diba? Habang nagbabayad si Momshie Carls, ay may pagre-report kay Danielle. Anak, meron na akong black na swimsuit. Ah! Yahoo! Tatawagan natin na sana sagutin tayo. Hindi tayo sinagot, so mamaya ulit. Mukhang busy din ang anak ko sa bakasyon nila sa Morocco, ha? Pero nandito na rin lang ako. Bilhan ko na rin si Catherine ng swimsuit. Bagay kay Kat na swimsuit. Eto, I like this for Kat. Oh, no? Maganda sa kanya ang yellow. Maganda, bagay sa kanya ang yellow na color. Hindi, kami lang ni Kat to. Siyempre, di ko nasabing kay DJ. Oo, kung si DJ bibili ng pang swimwear ni Kat, eto yung bibili niya. Oo, alam mo na. Alam mo naman, si Lolo Danilo, ay bagay din to kay Kat. Oo, diba? Oh. Malaki lang yung panty. Parang panty ko to.